Hello mga kadato and welcome back to my YouTube channel, Dato Pobre Marahan. For today's video mga kadato, nandito ako ngayon sa Rainbow 83 along the along the highway sa May Ulas para fronting of Coca-Cola, no? Coca-Cola or kuan jeep. Gasoline station na, unsa na gasoline station? Green Oil. Ayan. So harap lang talaga mga kadato. So ngayon mga kadato, kasi kakain ako dito kasi nakita ko sila, medyo maganda din yung place, colorful masyado, medyo kung nakikita nyo parang ano, oo, tingnan nyo, green, and then mamaya ito tungod ko, yan, maganda din dito, ayan, maganda din yung kulay, wow, ang ganda dito, sa loob, yan oh. Ano itong tawag dito, ma'am? Ganito. Asan? A wallpaper. Wallpaper. Oo. Wallpaper. And then, sabi ni ma'am, almost 5 years? 5 years na po silang nag-operate dito, mga kadato, sa Rainbow 83, dito lang talaga sa Ulas. Na during pandemic, di-allow po sila na magbenta talaga ng mga pagkain kasi pagkain, diba? So, yun. So, yes. Kaya hanggang ngayon, nakasurvive pa rin sila at saka meron ding mga customers. Yes, meron. So ano yung specialty ninyo dito, ma'am? Actually, ang ano bestseller dito is yung ano, special umba. Oo, tapos? Or even the ordinary umba. Mm-hmm. Ano and pa? The special bulalo. Bulalo, ano pa? And dito daw tayo, ma'am, para maganda yung ano. Para maganda yung, anong pangalan mo ganit, ma'am? Belma. Belma? Belma, siya po si Belma. Ano apelido? Ubaud. Ubaud? 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 Ang may katawahan ako na Ubaud. From Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Yes. Ayun. So, yun mga kadato, sabi ko nga, almost 5 years na po sila dito nagbebenta ng mga pagkain dito lang sa Alumni Highway ng Ulas, fronting of Coca-Cola, and then sa may Green Welding. Harap, madali lang talaga puntahan talaga. Yun, lalo na taga Ulas, taga all na taga dito. Pwede kayong kakain dito. At saka mura lang. Kaya nakikita ko yung ulam nila, mura lang. Yes, masarap. Oo, tapos sa ano pa lang, sa itsura pa lang, masarap na talaga. Yun! So ngayon, ano yung specialty po nila ay kumba. And then marami pang iba. Marami. May mga short order din kayo, ma'am? Yeah, sure. Andito matanggap din po kami ng mga portrait din. Mm-hmm. Sino nagluluto? Ako. Ikaw lang talaga. Hands on? Yeah. Wala kang ano ma, parang taga-luto talaga. Wala, ako lang talaga. Bakit hindi mo pinagkatiwala yung alam mo sa pagluto sa iba? Actually, I try for how many times. Mm-hmm. Kaya lang, medyo magkaiba kami ng genre. Mm-hmm. Okay. So, kasi ang sa kanila, pag karinderia, parang karinderia lang talaga yung timpla. Na which is yung sa akin, may mga twist na kasi hindi na siya pang ordinary na karinderia ang bawat menu na mga ingredients. At hindi kasi ako gumagamit ng ginseng. Ah, ang ginagamit mo po sa ano ma'am, sa pagluluto? Ano lang, ayan, iodized salt. Mm-hmm. And then... Four ingredients lang? More. Yes. Like for example, pag-upa, more on black paminta. Oo. Then, mga ganun lang. Basta walang bitsin. Walang bitsin talaga? Walang bitsin. Ay, hindi ko pa natatry na kayo, ha? Even yung dynamite namin. Bakit sinasabi ng friend ko na blockbuster ang dynamite? Oo. Kasi... Husband mo? Yes. Ah, sige. Anahin ko ngayon. Sige, kausapin ko ngayon. Sige. Sama na lang kayo, sir. Dito ka. Para mausa na tayo. Ako nga yung itsura ko. Oh, yan. Kulaw. Ikaw okay lang siling panyanin. Okay. No problem. So yun, ano yun? Sana tayo? Para maintindihan ng mga tao. Sa mga ingredients. Oo, sa mga ingredients. Ano kasi, most are, ano nila lang, ordinary karinderia, di ba? Kasi no, sa pangalan pa lang, karinderia talaga. Uh-huh. So, pangmasa. And then ako naman, ang aim ko naman sa pagtayo ng karinderia is, yung makatulong din sa mga customers na nakatikim sila na hindi na nila kailangan mag-spend ng malaking budget. Tapos sa mga fine dines na kainan. Tama. So, twinized ko yung ano kasi, ay, mag-culinary.
ka, culinary. Kaya pala nagtumanagtayo ka ng ganitong business. So, si husband naman, anong name mo? Sir? My name is Jane. Diba? Ha? Pagbabay Jane. Oh, okay. Sige. So, how many years na po kayo, sir? 16 years na kayong mag-asawa. Wow naman. And then, anong trabaho mo, sir? For real interview lang? Battling cross na ako. Until ngayon, wala na? Wala kay close pa. Ah, close pa. So, nakito konti. Yes. Ah, okay. Sige, good luck sa iyo, sa iyong ano, sir. Baka may new journey ka pa or babayaran? Depende po sa agency na may. Ah, depende. True agency pala kayo? Yes. Anong klase ng agency? Akabar? Expert. Ah, okay. Sige. So, yun. So, ngayon, mga kadato, itatry ko yung linuto nila na ano, sweet and sour. Yes. Itatry ko kasi nabighani po ako mga kadato. Kasi ang daming ano, ingredients. Kasi nga, sinasabi niya kanina na walang bitsin. Walang bitsin. More ingredients. Yeah, hindi ako maka... Ano tawag dito? Ano siya? Walang suka. Sweet and sour, pero may mga twist na. Marami kasi mga substitute na pwedeng, pwedeng maging masarap, yes. Na hindi tayo gumagamit, yes, ng mga seasoning. Yes po. Ayun! So, ma'am, invite mo sila sa lahat ng mga customers dito. Ano? Luzon, Visayas, Mindanao man o worldwide tayo. Okay, sige. Magandang gabi po sa lahat. Andito, since andito na rin. Sige, diretsuhin mo na. Sige, ano. Pwede kayong pumunta dito, bumisita kayo. Pwede nyo itry yung different menu namin, mm-hmm, na maaasahan nyo na kulang na lang, ginawa ko ng organic. Hindi lang malulugi na sa ano. Kasi pagmasa ang presyo. Pero yung kinakain ko, worth it sa halaga na pinabayaran ng mga customer. Yan. And then ang maasahan, isa sa maasahan, kasi hindi ako gumagamit ako ano po din yung carne. Even sa carne namin, First class. Even hindi kayo gumagamit ng ano talaga yun. Parang hindi first talaga. Yun kasi madaling masira. No? Yes. And then hindi rin ako nag-stock ng ano, inuluto sa fridge. No, malingki kayo araw-araw. Yes, every day. Oh, okay. Kasi lahat bago. Kaya yun ang pinakawakan ko dito na all are fresh. Yes. Wala kayong makukuha dito. Wala kayong makakain na yung leftover. Kasi pag may leftover kami, kamain, kain na lang para safe. Yes. Yan. Kasi ayokong, kasi di ba, tipo ba, pag nakarinig tayo ng mga tao na nagkasakit, so, magbigay tayo ng sympathy, parang naano kung anong tutok pwede gawin. Pwede. So, dito naman sa pagtayo namin ng karinderya, ang sabi ko, hindi lang na makakain sila na medyo okay-okay swag sa budget nila, hindi sila nagsisisi, yes, na hindi na nila kailangan pumagtawa ng mga fine dates para makakain ng mga ganun. Yung may kasarapan. So, all our twists. Yun! So, yun naman pala. And then, yung ano nito, ma'am, yung ano nito, yung twist nito sa inyo talaga sa rin. Nagre-reprint kayo. Yes. Ayun, buti nakasurvive pa rin. So, may mga anak din kayo. By God's grace. Yes, yung ano, nag-school pa sila lahat. Coca-Cola. Patada kayo ng Coca-Cola. Yun, ayun mga kadato, kung gusto nyo pong kumain, yan. Luzon, Visayas, Mindanao man, pagpupunta po kayo, pumunta po kayo ng Davao. Kung dito kayo may mga parents or ano ba, mga relatives po kayo dito sa Ulas, pwede kayong magpunta dito mga kadato. Yan, along the highway lang at makikita lang talaga pagdaan. Yes. Yan, galing Turil, kung galing Turil kayo, dito lang talaga sa Olha, parang ba ito ba? Barangay Talumo. Yes. Usa Village. Usa Village. So malapit lang. At saka yung taga-Olha din sa dito harap. Sa harap, yan front lang din. Yan baka gusto niyo magbili ng mga pagkain din pang ano, pang baon sa school, yes. And then sa mga may trabaho, pag ayaw niyo na magluto, magpunta dito kasi mura na at masarap pa. Walang ano, walang mga seasoning, hindi parang ano lang. More and different spices. Yan! So, ikaw sir, lahat ng mga kilala mo sa ano, sa company, imbitahan mo. Sige, yung hindi pa. Halos taga lahat dito. Wow, very good. So, at least Mm-hmm. So may mga branch na kayo? Wala pa, actually. Ito pa lang. Ito pa lang.
So ibang magdasal po natin na 4 and branches po. Wow. I-declare natin. Amen. Kasi amen. Walang imposible po. I claim. Yes. So walang imposible pag siya na talaga ang magbigay. Basta ang importante lang na laging tatandaan na dapat nandiyan palagi ang God sa center ng life natin. Yes. Yun! Kasi whatever problems na dumating sa buhay natin, hindi tayo talaga mawapagsak. Siya lang talaga ang may-ari ng buhay po natin. Kaya, kapit lang and then tiwala po sa Kanya. Ang lahat ng mga pangarap ay kahit na matanda na tayo, yun, hindi pa rin tayo maubusan ng pangarap at saka laban lang sa buhay at tiwala. It's just not matter to achieve. Yes! Yes, so yun mga kadato. So ngayon mga kadato, itatry ko na yung ano nila, yung sweet and sour na ni-order ko para matatry ko talaga kung ano. Kaya ba namin sa i-try niyo po? Ordinary lang po yan. Ordinary lang po yun. Sige. Kasi ina-apply ko lang yung special kung batang kasi sa amin nila ang master ko. Nagpa-cater. Oo. Ayun, yan. Itatry ko na tong ano, itong sweet and sour na ito. Wow, ang ganda pa ng spoon. Gold. Swerte. Oo, alam niyo ba yung gold? Gold, oh. Itatry ko tong ano niya na walang seasoning talaga. Itatry natin. Kasi itatry natin tong... Yeah, parang... Ano? Parang... tunay na, hindi ba kadalasan nagluluto, maraming ano, oo, pero siya, yung ginagamit mo yung ano lang, kalamansi. Mm-hmm. Yan, tapos ang sarap niya mga kadato, yung parang tatalap talaga sa lalamunan, at saka matagal mawala. Oo, yun. Ayan o, at saka mura lang, only 50 pesos. 50 pesos, oh, malaki na siya. Hindi ito mauubos. Pwede pa ito i-take home. Yes. Yan, no? Kung ikaw lang talaga, this is good for 2 person or 3 person. Pwede. Pwede. Yun. Kasi karamihan dito, yan ang pinipinipin. Oo, oo. Oh. Yun. Ayan. Oh, sige. Thank you. Yan. May humba din ito, itatry natin kasi parang, anong sabi mo ma'am? Ordinary? Ayan, ordinary daw to, pero itatry natin kung ordinary lang ba talaga yung lasa niya. Matigas pero pagkainin. Masarap na malambot. Oo, tira mo, tingnan mo yung itsura. Eh kasi pinirito to ma'am. Naprito pa siya. May mga secret pala sila na ano, more and magic. More and magic pala sa pagluluto. Pero, hindi talaga binilagyan ng magic. Yun. Masarap siya mga kadato. Same lang dito sa ano niya, sa test niya. Kasi yung umapasok talaga sa lalamuna, ay yung sa tank, ma-absorb talaga siya. And then, sa gitna ng ano, sa gitna ng ito, sa gitna nito, nandito pa talaga yung sarap sa ilalim. Paano to ginawa, ma'am? Di ba ang karamihan sa work or isda? Di ba pagkain mo sa specialist na dyan? Di ba parang sa sauce, masarap siya. Pero pag tinanin mo sa ilalim, parang wala na. Nawawala? Yes. Ayun! So ang secret lang is, ibigay ko ang sige, ibigay ko. 100% na pagkain ko. Pag nag-isa ako ng bawang, ayun, sige. Nakunan yung bawang. Oo. Ah, para tatalab yung sarap talaga sa ilalim. Kasi para mag-absorb siya kasi ang bawang, sibuyas, at saka yung oil. Oo. Lalo na yun. And then, bakit kaya? Huwag masyadong sunog si bawang at si sibuyas. Oo. Na yung lasa. Dapat mag-absorb. Yung tama-tama lang na nag-golden brown na siya para mag-absorb ang sweetness ng sibuyas. Yun! Kaya pala. Yun pa lang yung sikreto ni Madam sa pagluluto. Yun, yung sinasabi po niya mga kadato. So, yun, tips na yun para sa inyo para may alam din kayo at may natutunan din kayo sa mga video ito. Para sa inyo yun.
At saka yung ano, yung ulam hindi yung parang mas lalong pinasarap. Ah hindi, simpleng ulam lang pero pinasarap siya. Yun, simpleng ulam pero pinasarap. Bak, hindi ka na lang mag-YouTube, ma'am. Para makikita. Ah, yun pala. So yun mga kadato, ayan, kasi lumampas na tayo ng 13 minutes. Ayan, thank you so much. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa lahat ng pinakita ko kanina at saka sa lahat ng interview po ni Madam. Sana po ay may nakukuha po kayo ng mga tips galing po sa may-ari sa Rainbow 83. Yun, sa lahat ng gustong kumain, punta na kayo dito sa may Rainbow 83 at saka Along the Highway lang sa may Ulas. Ayan, fronting of Ulas Cook. Yun, malapit lang talaga. Lalo na doon sa Turil, kung galing Turil o galing downtown talaga, pag nandito kayo, may relatives kayo dito sa Ulas, ayan, dito na kayo pumunta at kakain kayo ng ulam na masarap. Yan, simpleng ulam na mas lalong pinasarap ni Rainbow 83. Ayan! So, laging tatandaan mga kadato na kapag ang Diyos ay palaging nandyan sa center ng life natin, whatever problems na dumating sa buhay natin, hindi tayo matutumba at mababagsak. Ayan, thank you so much! God bless you! Bye-bye! Magbabay na ako.